So, ito guys yung place ko dito sa Tel Aviv. First 2 days dito ako. And ito yung entrance guys. So, meron ditong shop. And ito guys yung entrance. So, yan guys. Yung entrance papasok. At ito yung parang gate niya. Yan. So, ito yung Airbnb. So, may fake grass dito. Meron dito parang lounge. Ayan. May washing machine dito. Ayan. I think pwedeng gamitin yan. Then, ito. Get ng place, oh guys. Ayan. May pagganan siya. Ayan. Ito naman yung aking room, guys. So, yan. Yung aking apartment for 2 days. So, ito siya, guys. So, nailagay ko na yung gamit ko, guys. And ito siya. So may AC dito. And ganda nito guys. Team kahoy siya. And then white. So nilagay ko na yung gamit ko. Mostly IKEA yung kanilang IKEA yung kanilang ano furnitures. And then ito merong mga baso, mga plates. But ang aalikabok guys. So yan. Okay, may lutuan din dito. May oven. So, meron din dito guys. So again, this is Airbnb. Yan. Medyo madumi lang siya guys. So kailangan ko siyang linisin. Parang tagal nang walang nag-rent dito. Ayan. May mga kapi-kapi pa. Siguro mga inaiwan yan dati. Tapos yung basuran. Mukhang naman siya malinis. Tapos ito may freezer. May fridge dito. Ang laman. So mamimili pa ako ng mga tubig. And then, ito guys yung CR. Ang cute ng CR guys. So, yan. Again, wala na namang bidet. And ito guys, yan. Shower. So, ayan siya guys. So far, homey naman yung feeling niya. So far guys, okay naman yung feel dito. Actually, mas gusto ko itong ganito kaysa nung nag-hotel ako sa, like nung nag-hotel ako sa Rome, nag-hotel ako sa Geneva. So mas maganda to kasi pwede kang magluto, pwede kang maglagay sa ref, at mas free yung ambience dito. So tara guys, ayusin ko muna yung Jollibee pinabili nung kuya ko. So ilagay ko muna siya sa freezer kasi after 3 days pa ako magkikita. So for the meantime, i-check ko yung area kasi kailangan bumili ng groceries, and hindi pa ako nagla-lunch guys. And so siguro mag-dinner sabay na dinner and lunch. So ayun guys. Hello guys, good morning, and I am here in Tel Aviv. So today guys is meron akong tour papunta sa Jerusalem, at medyo maganda yung panahon, hindi masyado malamig, so ganito yung suot ko guys. So hindi na masyado nagdala ng backpack, and it will be a full day tour, Jerusalem and Bethlehem. Sana maging maganda yung weather. I'm praying na maging maganda yung weather para ma-enjoy ko yung tour. So tara guys, samahan niyo ako at pupunta tayo ngayon doon sa meeting place na malapit sa Intercontinental. Walking distance lang siya dito. So samahan niyo ako guys. So guys, nagbili lang ako doon sa bakery ng kosong and tubig. Wala akong makita guys na kapihan. So doon lang muna for now. Guys, so, kapag-tossin ko na mag-touch tayo.
stop namin is dito sa Elvis Presley coffee shop na to. And yan, may mga Elvis Presley memorabilia. So I'm not a fan of Elvis Presley kasi hindi naman ako. Hindi ko ito naabutan. So yan. So lumabas na lang ako and tingnan ko na lang itong view dito sa labas. Itong parang panoramic view. Ayan. Picture na lang ako dito kay Elvis. So ito guys, yung nasa likod ko, ito yung Elvis Presley na coffee shop, first stop. So pwede kami ditong mag-toilet, eksakto-insakto kasi inihina ako. And now it's around maybe siguro mga 17-18 degrees Celsius dito sa Israel. And tama-tama lang yung aking may pa winter, semi-winter pormahan na to. At and guys, so 15 minutes sabi, magstay kami dito sa place na to. So ayun guys. So guys, ang first location namin is tinatawag na Mount Scopus. Itong Mount Scopus guys is overlooking niya yung Jerusalem. So it's an elevated, I think it's a hill. So yan ang Jerusalem. At maaga kami dito guys at medyo malamig that time. So ang ganda lang kasi nagsimula kami ng tour overlooking Jerusalem. So pababa namin guys is nadaanan namin tong mga significant places like this Church of All Nations na malapit sa Garden of Gethsemane kung saan inaresto si Jesus Christ dun sa Olive Gardens. Ito naman guys yung City of David. So as we pass through all these significant places, biblical places, is in-explain naman sa amin ng aming tour guide. Yun nga lang, hindi namin bumaba kasi hindi to part ng aming tour guys. So ito naman guys, place na to is sinatawag na Valley of Hell na kung saan pinaniniwalaan dito nagpakamatay si Judas Iscariot after niyang isuplong si Jesus Christ sa mga Romans at dakipin si Jesus Christ. So papunta na kami ngayon sa Bethlehem. Ang Bethlehem guys is controlled by the state of Palestine. So dumaan kami niyan ng border at yan guys. So pinatigil kami dito, feeling ko dahil mamimili ng mga mamimili ng mga ganito. Ito yung mga souvenirs dito sa Bethlehem. So yung mga keychain. Ang ganda, manger. Sobrang mahal niya guys, $368. So ito yung famous na parang ano cross. So $8 siya. So guys, pupunta na kami ngayon sa Church of the Nativity. Guys, ang church na to, it was believed by Christians to be the birthplace of Jesus Christ. So dito pinanganak ni Mama Mary si Jesus Christ, which is located in Bethlehem. So guys, ang church na to ay pinangangalagaan ng three sect, which is the Franciscan or Roman Catholic, ang Armenian convents, at ang Greek Orthodox. Ang tawag naman sa door na to ay Door of Humility, which forces the pilgrims to bend over passing through. So guys, ang church na to ay itinayo ni Constantine noong 333, sinira ng Samaritan Revolt noong 529 at itinayo muli noong 565. Guys, nung nagpunta ako sa church na to, actually my faith was tested. Kasi you have to fall in line, you have to queue for quite some time. Actually, it's more than 1 hour kami nakapila dito. Yung patience mo itetest. Actually, that time may mga nag-aaway na dun eh. Kasi gusto nila lang makapasok agad. But people take time inside the grotto to just touch this star, this nativity star. So, ayan siya guys. And while we are going out, ito yung passage na overlooking guys yung Roman Catholic Church, which are taking care of the Franciscan
So, tapos na yung tour namin at dumaan na kami dito sa border which is controlled by the Israeli. So, after namin pumunta sa Bethlehem, guys, we head straight to the Old Jerusalem. So, ang tag nito, guys, is the Jaffa entrance. Most of the pilgrims passes through this entrance. At ito yung structure, medyo goosebump ng konti. Kasi this world, Jesus Christ walked through. The prophets walked through. At same setup, ito yung mga cobblestones, mga limestone structure. At iba yung feeling, guys, nung nakapunta ako dito. Sa totoo lang, sa dami ko na napuntahan ng mga gandang places, iba yung feel ng Israel, ng Jerusalem. So we are heading now to the Church of the Holy Sepulchre. Guys, iba to nung panahon ni Jesus kasi ngayon medyo commercialized na siya. Marami na nagtitinda, they are taking over the advantages of a lot of tourists coming there. So ito yung same stones, limestones, roads na dinaanan ni Jesus Christ. So ito na nga yung entrance papunta dun sa Church of the Holy Sepulchre, which is believed by the Christians to be the place where Jesus Christ was crucified, died, and buried. So guys, a trivia lang, ang mga churches, guys, tinatayo siya sa mga holy sites to protect the area. Kasi ang daming religion, guys, ang gustong sirain yung mga holy places na to. Kasi gusto nilang i-debunk, gusto nilang pawalang, gusto nilang i-erase sa history yung mga places like this. So what the crusaders do, they put up churches. Medyo solemn, medyo malungkot yung area, to be honest. Ito yung paakyat papunta dun sa crucifixion na site ni Jesus Christ na tinatawag na Golgotha or the Valley of Skulls. So medyo kailangan mo i-squeeze yung sarili mo, paakyat. Again, yung feel dito, guys, yung makita ko, medyo solemn siya. Ramdam mo talaga yung agony, yung pain nung crucifixion. For me, I'm not saying for everyone, but nung nandun ako, ganun siya dim. Yun yung mga mosaic na makikita mo doon sa place. So medyo, actually bawal mag video dito, pero nakuhanan ko siya. So ito yung place kung saan it was believed to be the place of crucifixion. So in stone na to, guys, naman is it was believed by the Christians again to be the place where Jesus was cleaned after the crucifixion. So binaba siya sa cruz, dito siya nilinis, guys, bago siya ilibing. So the pilgrims always touch this, and like me, tinash ko din. So papunta naman ako, guys, sa it was believed to be the tomb of Jesus Christ. So guys, iba naman to nung kumakita nyo siya, guys. It's different from before. So kung matatandaan nyo based on the Bible, hindi naman ganito yung place kung saan nilibing si Jesus. Medyo grandiose to ng konti. But just to remind us na ito yung tomb of Jesus Christ. So we just finished going to the Church of Holy Sepulchre. At papunta na kami sa Via Dolorosa. Guys, pagkatapos namin pumunta sa Church of the Holy Sepulchre is pumunta na kami sa Calgary or Via Dolorosa kung tawagin. Guys, yung tour guide namin, hinayaan niya kami mag-start sa pinakamataas. So, yung Valley of Skulls or Golgotha, mataas na area siya. So, para hindi kami mahirapan, is nag-akyat kami muna doon. So, pababa kami ngayon via Via Dolorosa. So, guys, yung vibe dito, it's not as the Calgary or Via Dolorosa noong unang panahon. Kasi again, it was commercialized. Ang dami na nagtitinda, ang dami distraction. So, hindi mo ma-feel na ito ay yung place kung saan naglakad si Jesus Christ, pasan yung cruz. So, you cannot feel yung sacrifices, yung kanyang hirap dito. Kasi nga, very commercialized. But our tour guide tried his best to explain every station. So, it's marked by numbers, Roman numbers. Yung so ini-explain dito kung ano tong spot na to. So
Ayan siya guys. So madali lang siyang ma-identify kung yun ay Station of the Cross. So makikita nyo ganito siya. At papunta na kami ngayon sa Western Wall, ang one of the holiest place for the Jewish people. This is the Western Wall. So guys, papunta na kami malapit sa Western Wall. Ito yung part ng old Jerusalem Temple. So guys, iba yung way ng mga lalaki, iba rin yung way ng mga babae. So there's a separation. At nung nakarating kami guys doon, medyo paggabi na or gabi na yung time na yun. So kailangan dito ng ganito. Ayan, kailangan magsuot nito dito sa Western Wall. Kung hindi ako papapasukin. Guys, ang Western Wall is a retaining wall of the Temple Mount. So ang Temple Mount guys is the holiest site for Jewish believers and was the site of the first and second temples of Jerusalem. So guys, yung first temple ay sinira ng Babylonians noong 587-586 BCE at yung second temple naman ay sinira ng Romans noong 70 CE. Ang Western Wall guys is considered sacred due to its proximity to the site of the Holy of Holies. So trivia lang guys sa Western Wall, ang nakikita natin ngayon is hindi pa yung kabuuan ng Western Wall. Actually, nakabaon pa siya yung almost half niya. Okay guys, so pauwi na kami galing dito sa aming tour sa Jerusalem. At ewan ko kung ilang oras papunta sa Tel Aviv, pero medyo traffic kasi dito lagi sa Jerusalem, sa Israel. So, it's 6 PM. Natapos namin yung tour namin. Hindi ko alam kung anong oras ako makarating ng Tel Aviv. It's a good thing din kasi hindi ko pa naman nabubook yung aking ibang tour. So, pwede akong mag-Jaffa muna bukas. Jaffa Old City for the meantime kasi pagod na rin ako. So yun lang guys, thank you so much for watching.